Good morning, kabayan. Nandito nga tayo ngayon ano, sa Philcoa naman. Dito pa rin sa Commonwealth Avenue para sa ikasyam na araw ng pagpapatupad ng dry run itong motorcycle lane ng MMDA, kabayan. Hindi tulad doon sa bahagi ng UP Techno Hub kahapon, kabayan, dito sa Philcoa, may mga kawani naman ang MMDA dito ngayong umaga. Ngunit nakita ko, kabayan, na hindi naman sila naninita ng mga motoristang sumasakop at hindi gumagamit ng motorcycle lane. May mga namataan pa rin tayo ng mga privado at pampublikong sasakyan na sinasakop ito. Ang binabantayan ng MMDA dito, kabayan, ano, yung mga pagsakay at pagbaba ng mga pasahero ng pampublikong transportasyon tulad ng jeepney, bus at mga taxi. Madami na rin naman ang mga rider ng motorsiklo ang gumagamit nitong lane ngayon. Ngunit hindi naman may iwasan na sumisingit pa rin sila sa ibang lane dito sa Philcoa, lalo na kapag nagkakaroon dito ng build-up ng traffic dahil nga sa zipper lane at sakayan pati na rin yung U-turn slots. Kabayan, sa MMDA, ano, ang talangan nila ay nasa 1,946 na ang mga rider ng motorsiklo silang kasita mula nagsimula sila noong March 9 itong dry run hanggang noong March 15. 6,179 naman ang mga pribadong sasakyan na nasita nila dyan sa mga araw na iyan. Magsisimula ang sa Lunes, March 20, ang implementasyon nitong exclusive motorcycling dito sa Commonwealth kung saan ang mga mahuhuli, kabayan, ng mga taga-MMDA na hindi tama ang paggamit dito sa mga lanes na ito ay pagmumultahin nila ng 500 pesos pag sila ay nahuli. Kabayan, ipapakita ko lang ang sitwasyon dito sa Philcoa, no, sa pwesto ko ngayon. Ito, kabayan, makikita ka dyan na PUV lane. Dito naman yung mga bus, pati mga jeepney, ano, dyan dapat tumadaan. Pero makikita mo, kabayan, yung sumunod dyan na lane, yung kulay asul na broken lines. Ayan na yung, yung motorcycle lane, kabayan. At kung makikita mo, may mga motorista pa din, pribadong sasakyan, pati mga pampublikong transportasyon, kabayan, na dumadaan dyan. Ano. Kaya dito sa lugar na ito, bahagi ito ng Commonwealth Avenue ay hindi pa ganon ka napapatupad itong motorcycle lane na ito dahil hindi rin naman ito nila priority ng mga MMDA o ng mga traffic enforcers na nandito dahil nga doon sila sa babaan at sakayan ng mga pampublikong transportasyon na kabantay. Kabayan, balik sa'yo. Nico, sana umakyat ka doon sa tawiran para kitang-kita mo sa ibabaw. Para live talaga ang iyong nandiyan ka, hindi mo mapapansin dahil yung kulay blue ni hindi makita eh, di ba? Kung ikaw ay umakyat doon sa tawiran ng mga tao, kitang-kita mo na maraming hindi sumusunod. So anong ginagawa ng mga MMDA traffic enforcer dyan? Kabayan, may mga top shot tayo kanina, no? Noong doon sa footbridge, ano, nakita nga yung traffic din itong mga sasakyan na dumadaan dito. Ang ginagawa, ayan kabayan, ang ginagawa ng hindi mga traffic enforcer dito, kabayan, na nakita ko, ay nakabantay sila doon sa babaan at sakayan. Doon itong lang. Mga pampublikong transportasyon dito sa gilid, yung mga sumasakay na papuntang Quiapo, papuntang Buendia, dyan sila nakabantay, kabayan, na binabantayan nila yung pagbaba at pagsakay ng mga pasahero at wala tayong namataan na naninita dito sa mga motorista na gumagamit ito motorcycle lane. At yung mga motorista na din, yung mga taga-motorcycle riders na din na hindi dumadaan doon sa motorcycle lane, kabayan. Okay. Susunod, gawin nating live ha. Kasi yung iyong video na pinakikita ay tinape nyo earlier. Iba yung live dahil may camera ka. Sana nakapokus yung camera habang ikaw nagre-report. Ako nagbibigay sa iyo ng instruction on the air. Bigyan na lang yung instruction ha, si Nico. Para mas maayos, live talaga makikita natin na kung sumusunod ba ang mga motorcycle at saka yung mga pribadong bihikulo doon sa sinasabing motorcycle lane ng MMDA. At hindi natin malaman dahil sa Lunes na ho, ipatutupad yan. Salimbayan pa rin ang mga motorsiklo.